Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Medyo maaga-aga tayo, no? Pag-usapan ho natin yung posibleng mangyari sa darating na bagong taon, 2024, no po? Ha? Sana hindi maging madugo. Eto, kantsaw ni Duterte sa kamera, natakot sa PMA alumni, kaya pinalaya sina Celes at Badoy. Ha? Hindi ko na papakita to, ano to, vlog ni Atty. Enzo to. At nagsalita dito si Duterte. Takot pala kayo, ganun, ha? Alam niyo mga boss, ha? Kamara natatakot sa mga retired PMA. Bakit? Eh kung ganun, eh baka sa 2024 ho, sana wag maging magdugo. Marami pa hong parating eh. Ha mga boss? Yung SMMI. Yan ho, di ba parating ko sinasabi? Pag yan ho, hindi na ipasara. Kasi dito sa sitwasyon ho nato eh, basahin ninyo mga boss. Parang SMMI against the government na ho ito eh. Ha? Kitang-kita na ng gobyerno kung anong uri itong SMMI na to. Puro red tagging lahat, di ba? Pati yung kongreso, nire-red tag eh. O. Tapos hindi nyo maipapasara? Oh, di ba? Diyan natin makikita kung anong pangil itong gobyerno ni President, nitong si His Excellency, no? Yan ang ABS-CBN. Napakalaki po eh. No? Kumpara dyan sa FMI na yan. Pero naipasara. Bakit? Nag-rally, katakot-takot na rally. Rally dito, rally doon. Mga artista, di ba? Panood nyo naman eh. Pero walang militar. Yun lang yun. Walang militar, nakahalo. Eto iba. Oh, maliit man tong SMMI na to. Pero yun nga, may mga PMA-er na nasa likod dito. Kita nyo naman, di ba mga boss? Nakita nyo naman. Series pa lang sa kasi Baduy. Oh, sino? Natakot na raw yung kamera. Ayun yan, ha, mga boss. Yung pagpapapasok ng ICC dito na dapat naman talagang papasukin na dahil the earlier the better, His Excellency. Ha? Eh talagang, grabe yung nangyayari, no? Binubuli talaga nitong, ano, nito Duterte itong, ano, gobyerno ni Marcos. Di ba, mga boss? Bago umalis si His Excellency, hindi pumunta si Sara Duterte. Dati, parating na may halikan pa eh, di ba? May beso-beso pa. O ngayon, wala na. Hindi na pumupunta si Sara. Ha? Yung punta niya ng Japan. Ha? Pagdating naman sa Japan, nakita niyo naman siguro. Oh, muntik pa sinundot yung mukha ni Martin Romualdez nung mga supporter ng Duterte. Ah, mga boss. Eh, pag hindi pa talaga umaksyon ng... Magkakaalaman ho tayo dito sa 2024. 100% po yan. Oo. Itong 2024 na to, magkakaalaman dyan. Oo. Ah. Ang gulo ho, no? Kung weak leader nga itong Marcos na sinasabi ni Digong, ha? Magkakaalaman po yan. Kongreso ang kalaban, oh, pero kongreso edi. Gobyerno na ho yan halos, ang daming congressman, di ba? Oh. Pero sa Senado, maraming Duterte boys. Hindi ho sila nagsisilbi para sa Pilipinas. Nagsisilbi sila para halatang halata naman eh. Para kay Digong. Oh. Ba? Bato, Bongo. Si Kimo, oh. At marami pang iba na sinasabi ni Atty. Enzo, oh, na Duterte. Oh. Ito ano, PMA na retarded, ay retired, mga retired officer ng PMA. Oh. Halatang halata na naman yan. Mantakin mo, handa kayong ano, makipag ano sa gobyerno?
para lang proteksyonan si Badoy at saka si Celes. Oh, sino ba si Badoy saka Celes? Aso ni Digong, di ba? Tsaka ni Kibuloy. Oh. Si Kibuloy patatawag sa Senado, oh, dahil doon sa mga kaso. Marami hong mangyayari. Sana nga wag ho maging madugo. Alam niyo naman si Digong, 358 ang high power arms niya. Mga AK-47. Ha? Grabe, no? Kakatakot po itong 2024, mga boss. Totoo yan. Pero dapat itong 2024 na to, malinis na ni His Excellency ang mga, kung sino man yung mga nag-ano, yan sila Duterte na yan. Wala namang iba eh. Tigilan niya na yung ano na yan. Oh. Binabastos ka na eh. Ayaw ka pa gumalaw. Oh, mantakin mo eh, yung vice presidente mo eh. Aalis ka papunta ng Japan. Dapat iiwanan mo sa kanya yung tungkol yung gobyerno eh. Wala doon. Hindi ka pa ba naman nakakaramdam niyan? Eh, pag di ka pa nakaramdam niyan, eh, ewan ko na sa'yo, di ba? Manhid ka na. Di ba tawag doon? Yung pagka ganyan, wala, parang wala kang pakiramdam, manhid ka na. Binabastos ka na eh. Di ba, mga boss? Oo. Yan po yan, mga boss. Yan ang aabangan natin. Kaabang-abang po yan. Hmm. Ano sa palagay niyo? Ha? Ako, sa inyo kasi, gagaling ninyo eh. Oo. Posibleng mangyari, di ba? Hmm. Lalo na pagka malalaw yan, magkakapasok na 2024, oo. Kung ibibigay naman, papapasukin ng ICC dito, walang choice si Marcos eh, kung hindi niya papasukin eh. Wala eh. Pag di niya pinapasok, takot siya. Sa PMAR, mga retarded, ay retired PMAR, di ba? Yun ang lalabas noon. Oo. Eh, ang ano naman, puproteksyonan mo? Si Digong, puproteksyonan mo? Kasi, naka kay Marcos eh. No. Eh, pag piritoksyonan mo si Digong, eh, para ka, ano, criminal eh. Hindi mo ba naman alam yan? Alam nga naman, di mo napapanood yung patayan ng panahon yan. Wala ka namang ano, di ba? Di ka naman, wala ka namang pakialam dun. Di ka naman nakialam. Basta't ang inaasikaso lang ni His Excellency, eh yung kanyang protesta kay BP Leni sa loob ng 6 na taon na siya ay nadaya. No. Diba? Yun ang nangyari nung nakarang administrasyon ni Digong eh. Patayan ng patayan, patayan ng patayan. O, diba? Si Bongbong naman, petisyon ng petisyon. Nadaya ako, nadaya ako. Ganun na nangyari eh. O, diba? Hmm. Sa totoo lang mga boss, talagang pag hindi nawala sa landas ng Marcos and Duterte nitong 2024, tapos na yan. Yun eh kung, pero itong Duterte, gagawin ito lahat. Itong darating na 2024, ngayon pa lang nga, ganyan na eh. Oo. Yung SMMI na yan, kaharian ho ng fake news yan eh. Oo, dyan ho sila nagkakumpul-kumpul. Oo. Lahat. Puro antag ito MPA, CPP, MPA, CPP, MPA, maraming CPP, MPA, puro CPP, MPA yan yan. Tapos magre-red tag sila, red tag dito, red tag doon. Wala namang ebidensya. Oh. Mukhang may nabasa ko kanina eh. Mukhang yung mga pesos, mga ni-red tag nila, ikakasuhan ho yung mga nag-red tag. Yan na naman. Sakit sa ulo nung... Ang problema, sa nila ipa... Isa, ya, ano, sa prosecutor DOJ na naman ba e si Rimulya, hindi mo malaman kung nasa si Rimulya, kung saan ang kanyang sino amo niya, di ba? Ito rin yung mga PMAR, oh. Mga retired PMAR. Pinakita na nila kung sino sila, oh, pinaaral sila ng gobyerno. Ngayon ang gobyerno nila si Duterte at ang SMMI ni Duterte. Oh, 'yun ang kanilang gobyerno. 'Di ba? Ano na 'yan? His Excellency, ebe, 'yung mga adviser mo, kung hindi man ikaw 'yung mga adviser mo, 'di ba? Basta 'yun lang ho, mga boss. Ha? Nakakatakot po talaga 'yan, hindi ho biro 'yan. 2024. Ah.
Sipin mo si Digong, bago bumaba sa kanyang pwesto, nagpalisensya ng 358 high power mga armas. Only in the Philippines po yan. Sa buong mundo siguro, baka wala pang ganyang klase. Siya lang, no? At siya lang ang hanggang ngayon maingay na hindi na ho, wala na hong immunity from suit, wala, ah. Oh. Pero parang siya pa rin ang ano kung magdadaldal, di ba? Oh, wala ho tayong magagawa diyan. Eh pero yun nga, pag hindi naayos ni His Excellency yan, eh baka siya maayos. Magkulab na po tayo, mga boss. Ha, ito yung ano niyo sa akin eh, kahapon. Comments nyo dun sa vlog ko. Oo, ba to? Yung marami po tayong topic ngayon, mga boss. Tara, magbigay po tayo ng reaksyon. Ito yan. No? Ito nga ako talaga, marami. Ito rin, ganito rin to eh. Magbigay din po kayo ng reaksyon ninyo rito, opinion nyo sa sinasabi ko. Kung posible nga bang mangyari ang gulo sa 2024, ha? Ako, positibo ako eh. Pero God moves in a very mysterious way, di ba? Pero kung marunong gumamit ng puwersa si Bongbong, kaya la, talaga magiging ano yan, magiging madugo talaga eh. Ha? Pero ewan ko ha, mga PMR na to, kung di ba naman grupo kayo dyan, alam na, di naman siguro kayo ganun kabobo para ipagtanggol nyo yung mali. Di ba? Di nyo alam na red tagger yung tinagtatanggol nyo? General kayo ha, general. Tatlo yung general siya sabi niya ano eh. Torne Enzo eh, di ba yan ang pangalan eh. Ay nako. Ito. Jan Balbastro, welcome to the club, Jan Balbastro. Yan. Patatawag yan uli. Patatawag yan uli, kaya mag-ingat yung dalawang nakulong. Mabait lang sila pag may hearing. Pag nasa labas na ang tatapang. Totoo, di ba? Binaligtad pa sila. Tapos pinagtatanggol ng PMAR. Ano ba kayo? Kaya kayo nag-aral para ipagtanggol ang katama ang Pilipinas sa mga nang-aapi. Kayo ngayon ang kakampi kayo na nang-aapi. Ayun ako. Chupans sa lagit. Shout out. Anong alam nyo sa human rights? Noong si Laila de Lima, nakalimutan yung binastos nyo ang batas sa mga fake accusation nyo. O yun nga eh. Puro peke nga eh. Tapos pagtatanggol ng PMAR. Tarangiste. Ano ba? Wala na talaga to. Kaya dapat si His Excellency, alam niya na kung anong gagawin niya. Sus Marioso. Bago ka magbabiyahe, ayusin mo muna itong iiwan mo. Ayan o. Oh. Di mo na alam kung saan mo iiwan. Dati pagkaalis siya, oh, may beso-beso pa sila ni Sara. Oh, tapos eh, oh, siya iiwanan mo. Ngayon ano? Sino ay nang naiwan? O. Oh. Aba, nakabalik na yata si His Excellency. Ewan ko kung sasalubungin siya ni Sara. Kung hindi siya hinatid, baka hindi rin siya salubungin. Ay, nako. PBBM naman. Kalat ni Bayaw. Ano? Ano? Kapapasok lang? Pumutok? Nakagad? Wow! Ibang klase. Pass shooter, ha? Oo, la, ikaw talaga. Kalat ni kayo. Kalat ni Bayaw ulit. Talaga, talaga lang. Umatras na naman talaga ang mga walang bayag ng mga kongresista na yan. Mga walang bayag na mahina pa. Mga ungas. Galit na naman si Kalatni. Ha? Kalatni Baya ulit o. Hello, Miss Akira Milus. May you have blessed Christmas, sabi niya. Bumblebee. Shout out. Ha? Si Buhok Piluka Harimau. May issue silang mag-asawa sa pagbili nila ng lupain sa Maribeles, Bataan. Sana mahalukay yun.
Maraming issue yan, Duterte, sa totoo lang, pero wala eh. Dapat yan talagang itong 2024, magkaalaman na talaga dito, mga boss. Pero ako, alam ko magkakaalaman na rito. Isa lang yan, pag hindi nasa rin SMMI na yan, maghahanap na ho ako ng ibang content. Para ka lang tanga rito. Naglaban ka ng laban, wala ka lang paglalaban pala. O, kumento ka ng kumento dito sa gobyerno, wala naman palang binatbat. O, diba? Maghanap ka na lang ng ibang pagkakaabalang content. Eh, wala eh. Porking Peña, shout out. Sabi ni Kalat ni, good evening, Karoke. Hampasin mo na, Karoke. Be well, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear. Kalat ni ulit. Wala. Walang sahod ang mga health workers na yan. At paano naman magkakasahod ang mga yan, Aber? Bangkarote ang Pilipinas. Bakit nyo pa papasahuri ng mga health workers? Bulsahin nyo na lang. Ha? Bulsahin nyo na lang yan. Mga tanga. Eh, yun ang gustong mangyari ni Kimo. Ano ka ba naman? Totong Gonzales, shout out. Good evening, Karox. Mabubuisit ka lang dyan sa gagong yan. Ang utak niya, nasa talampak. Tatalunin pa yan ng apo ko na grade 3. Ayos lang. Magkakawala din yan. Leonardo Diaz, shout out. Welcome to the club, Leonardo Diaz. Ha? Kibulok at Dutae, ay kapwa may kuliling. May psychopathic sila. Mga psychopathic sila, sabi niya. Mga psychopath sila, sabi niya. Totoo naman. Divine Wilson, shout out ha. Sabi niya. Sobrang pikun ang mga Dutae. Pinakulong si Laila De Lima kay Risa at gustong pinasara ABS-CBN. Mga pinatay na commentators na anti-Duterte. Nga eh. Divine Wilson ulit oh. Nananakot lang si Binoy na magre-resign. Milyon na sahod at nakaw niyan as senator. Totoo. Ha? Ano to? Temari Bernardo, shout out ah. Walang utang na loob si BBM, kina Duterte at Pacquiao kasi di siya nanalo dahil sa boto ng mga yan. Di siya nanalo dahil sa boto ng mga yan. Ang laki yata ng binayad niya sa Smartmatic para lang manalo. Oh, totoo yan. Niwala ko sa iyo, Temari. Tapos sabihin lang, may utang na loob. Ben Torres ulit oh. Hayaan muna natin makapag-appoint si BBM ng sariling generals para may pangontra. Di ba nandiyan si ano? Si Gibo ang nasa Department of National Defense, di ba? O, ano pa? Perdias San Juan, shout out. Good evening po, Karoke. Karox, talagang maraming pera ang gobyerno galing sa utang. Naubos, kinakapos at nawawala. Nawawala na, hindi natin alam kung saan mga ginastos at napunta. Hindi na ilagay sa tamang ahensya na siyang unang dapat pakikinabangan ng taong bayan. Kanya-kanyang diskarte sa pera at pondo ng bayan. Kaya sa bandang huli tayong mamamayan, Pilipino ang nagdurusa sa pagbabayad ng utang na wala tayong napala at napakinabangan. Totoo yan. Yan po ang aking nararamdaman. Nakakalungkot ang ating kalagayan sa panahong ito. Tanging dasal na lang po ang ating inaasahan. Dalangin sa mahal na Panginoon Diyos ang pagbabago. Naniniwala ako sa iyo, Ferdinand. Librado Ludovico, shout out ah. Blessed Sunday morning po, Karoke, and to all Karoke Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Wala talaga malaki ang sapak nitong dalawang ito, kasama ang mga trolls. Mga tinamaan kayo ng kidlat, pwe, leche. Tumigil nga kayo, kakarmahin din kayo. Totoo yan. Librado Ludovico ulit oh. Sorry, Karox, off volume muna. Pag Bigote Padilla, este Padilla, no time to listen. Librado ulit ito. Correct ka, Karox. ICC at FBI lang ang solusyon dyan sa Pilipinas. Bongit, ano ka ba? Dintik. Layas ka ng layas. Tinatarantado ka na ni Tandang Dudorian Tutae. Kilos ka na. Tabla-tabla na ang laban. Totoo yan, Librado. Talagang yan na yan.
Itinatabla na siya eh. Talaga, ewan ko ba dyan. Eh, alam na alam ni Digong kung ano to eh. Weak leader. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, kasalanan din naman ng mga congressman natin. Bakit sila bumigay kay Celes at Badoy? Baka nga natakot sila. Mga banta nila, nila Roque, binaboy na nga sila ni Celes during the investigation. Pinagbigyan pa nila. O ngayon, pinagtatawanan sila ng kampo ni Dutae. Totoo yan, Erlinda. Mga takot, sabi ni Diyong. Okay. Ito. Lorelyn Pimentel, welcome to the club. Doktor ba yan? Sa hayop? Ano talaga? Marilu Pabianak, shout out ah. Good evening po tay at sa mga Rocky Warriors. Ang tigas ng muka, eh talagang utak nila nakadesign na sa mga paulit-ulit na litanya. Hope and pray na by the year 2024, mawala na nagdudulot ng stress sa mga Pilipino. Stay safe and healthy po tay. Sampu ng pamilya. Ganon din po ang mga ka-warriors. Stay safe ka rin, Marilu. Ah, dyan ha. Sumagot si Al Olalia. Shout out, Ma'am Marilu Pabian. Have a great day, sabi niya. Sumagot din si Marilu. Merry Christmas, friend. God bless your family. Cassandra Daisy, shout out ha. Tama ka, Mr. Rox. Pag nanakaw dynasty, traidor na Pilipino maka China, mga bubutante na 500 pesos na ibebenta ang boto at marami kung bakit isa sa mga mahirap na bansa ang ating Pinas. Totoo. Huh? Anthony Andres, shout out. Sabi niya, good morning, Karoke. It make me sick. It make me sick to my stomach every time I heard someone calling Robin Padilla honorable. Eh, gusto mo, dishonorable. I don't know what is honorable with him. He was an ex-convict. Alam mo, si Robin, mahina ang intelligence, competency, competency is inferior. In another words, bobo. Si Robin, sunod-sunuran lang kay Duterte. Kung anong gustong sabihin sila Duterte at mga tauhan niya, ang naghanap ng bobo at susunod-sunod sa kanila. Kaya naging senador yan si Robin. Inutil yan si Robin Padilla. Galit si Anthony Andres, patay tayo dyan. Shirley Esteras, shout out ah. Puro pondo gamit ang taong bayan. Kakaasi tayo talaga mga taong bayan. Kaya taong bayan, magsumikap na dahil di naman talaga tutukong maibibigay sa inyo ang pondong hinihiling nila kundi sa sarili nilang bulsa. Binubusog. Hay apo, Okinawa. Rolando Cruz, shout out. Ah, tanong mo kay Dutae kung saan niya dinala ang inutang niya na trilyon. At habulin ninyo, magnanakaw sa gobyerno. Pakulong mo kahit amo. Yun, doon, makakakonsin ng pondo, di ba? United Morotian. Kapal ng mukha ng Duterte, sabi niya. To United Morotian ulit to. Pro-China ang mga Duterte na yan. Okay, pero meron naman siyang ano, tagapagtanggol na mga PMAers. Mga retired. Diba? Ay, naku. Diverson, welcome to the club. Si Kibuloy, dalhin sa Scarborough Show. Ipa-stop yung China. At yung 54 na senador na gusto ni Robin, dalhin lahat doon sa Scarborough Shore para bantayan yung West Philippine Sea para may pakinabang sa sweldo nila. Totoo. Dapat si Kimo doon na lang ipadala eh. Total, marami naman siyang baril eh. Di ba, Kimo? No, tunay na pelikula yan. Bidang-bida ka dyan. Oh, di ba? Kung hindi nagawa nung amo mo na mag-jet ski,
baka kaya mong gawin yun at itirik mo yung bandera ro. Talagang bayaning-bayani ka, Kimo. Johnny Bigod, oh. Gandang gabi, Karoke. Langya itong si Robin. Walang saysay kung magsalita. Ni hindi makapagsalita ng English. Gusto pang dagdagan ng at gawing 54 ang mga senador. Eh kapag natupad yun, eh dagdag na naman sa korupsyon. Isip-isip, Robin. Number one ka. Number one ka pa naman. Kaya nahihiya yung ito. Teresa Marie. Shout out, ha. Good evening, Sir Rox. Totoo po, si Robin is just full of talk. Wala namang sense. Basta may masabi lang siya. Sobrang yabang at nakakahiya. Sayang ang pinapasweldo po sa kanya. He should resign kasi nakakahiya talaga. Okay lang po ba yung sa family niya? It's irritating. Abe, malaki sweldo eh. Shirley Steras ulit. Hello, Brother Rox. Masaya lang po tayo dito dahil kulab-kulab lang po ang daming maiingay na bulagers. Pasikatan pa ng mga channel, ingay pati mga sound effect nila. Masakit sa tenga. Sana nga, sana wag ikaw magbago pag sumikat ka na. No! Baka malimutan mo kami at maging salitang banyaga ka rin. Huh? Bigla mo na lang malilimutan magsalita ng salitang Pinoy. Tawa-tawa, joke lang po. Cheer up. Hindi. Hindi ako lang ano. Hindi ako ano. Natutuwa nga ako eh. Totoo lang. Yang naging subscriber ko na yan. Masaya-masaya na ako dyan. Hindi ko na inaangad pa yung marami. Kasi nga, ang mission ko dito, yung baka sakaling mahimasmasan yung swapang ko na hipag na pinasok ng demonyo. Yun talaga ang mission ko dito. Oo, pero mahilig kasi ako sa politika eh. Mula nung ako'y binata. Oo. Kaya tsaka parati akong nanonood ng ano, mga ganyan, mga korap na politiko, yan. Na-express ko ngayon sarili ko. Eh, nandiyan naman kayo para makipag-collab sa akin. Ganun lang yun, Shirley Esteras, ha. Hindi ako nag-ano na talagang ano. Kung dumami yung subscriber, salamat. May nanood, salamat. Ganun lang yun. Pero guys, sinabi ko, maniwala kayo hindi, siya ang nag-guide sa akin para mapunta dito. Ha? Kasi na-express ko eh. Sana ito, kung ano, marinig ng judge na may hawak ngayon ng kaso, na, judge. Ha? Good morning, bossing. Minsan kung isipin natin, si Ramon Valencia to, shout out ha. Minsan kung isipin natin, tama ang payo ni Duterte na huwag nang magbayad ng buwis. Kasi kung ganitong klase yung mga senador na papasweldohin ng taong bayan, sayang lang talaga. Mas maganda pa sanang ibili ng pagkain para sa pamilya. Siguradong mabubusog pa ang bawat pamilya kaysa sila pa ang mabusog. Walang maasahan kay Labuyo. Kamusta na lang sa lahat ng mga Karoke Warriors and good health sa atin lahat, especially kay Commander mo. Salamat, salamat, Ramon Valencia. Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, maraming seaman ang naloko rin ng mga anghel, mga angels ni Kibuloy sa Long Beach, California. Nasa ibang bansa pala yata to. Ang labas ng Kmart malls, may mga nanghihingi ng donasyon. Kaya biktima rin kami niyan. Naawa ka rin, naawa ka din, ha? Yung mga nagbubulag-bulagan, nagpipipipihan. Friend Sherbin Zapeta, shout out, ah. Christian Sen, shout out. July 7, Alcantara, shout out sa inyo, mga friend. Sabi ni Tia Delio. Mapagpalang buhay po at magandang kalusugan. Pagbati po sa lahat sa aking mga Karoke Warriors ng Impong Basyang Team Tia Delio. As always po, halo-halong kalamay, araw-araw po ang ganap. Itong Diamond, itong Damontres na pambansang bigote na talagang ayaw pong paawat sa kanyang kabubuhat. Laging laman ng stream media kasi ayaw niyang ayaw pa niyang tumigil sa kakukuda. Akala niya po kasi, Sir Rox,
palagi siya ang nasa harap ng kamera para gumawa ng pelikula. Akala nga siguro to, ay Kimo, hindi pelikula to, nakala, true to life to. Sinadur ka ngayon, number one ka pa, baka kala mo, ah. Ito, galing na artista yan, oh. Partner niya si Regine Velasquez, eh. Oh, siya si Kimo. Si Regine naman, ang tatay ni Regine doon sa pelikula na yun. Si Aquino, si Butch Aquino, ang tatay niya. Oo. Si Kimo naman, isang hamak na mekaniko. Oo. Ganda yun, maganda yun. Kalimutan ko yung pamagat nun eh. Oo, ganda yun. Lintik ang laplapat. Nagaling yan, nagaling si Kimo. Oo. Ay, apo. Kaya hindi mo wala-wala sa isip yung ano yan eh, si Kimo. Oo. Ang pangalan ni Regine doon, lumutan ko niya. Tuloy dati kay Tia Deli. Siya ang bidang tulongges, puro ligwak ang mga linya. Ayun, resulta, pati ako si Rox, need na rin magsuot tuloy ng pampers. Kasi, di lang po ako naiisa sa Rawan. Sasok lang dito sa Diamantres na to. Di ka na po aabot sa banyo. Kasi talaga pong pumabaligtad po palagi si Kimura ko po dito sa ating pong pambansang pulpul na tulongis. Ay, Diyos ko po Lord. Bakit po kaya may tumubong damong ligaw sa walang pong silbindihan sa aming Senado? Ay, ayaw paawat. Ayaw tumigil, palaging grandstanding ang pisting yawa. Pweh, ito po bang klase na ito? Maipagmamalaki nila bilang isang mambabatas at isang senador. Ewan, si ano siguro, baka asawa niya. Ay, Tia Delica. Hamunin kita ng debate dyan. Manginiglubot mong lawlaw pati betlog mo kakabaranggot. Lakas pa po ng loob. Lakas pa ng loob mong ilabas at ilantad buong mundo po eh. Baka pati manok. Masok ka. Diyan sa tuka. Masok ka dyan tukain. Kahit tingin niya, ha? Kahit tingin niya, nabubulok na uod. Ay, yung pong basyang, i-exit na po muna. Yung sa muli po, ang inyo po, sa inyo po, ayaw din pong paawat sa pagkuda. Pero sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. Di po magpapauto sa pambansang Tulongis. Ito po ang makulit at aswangot ninyong Tia Deli, Sister Grace. Basta palagi mong tandaan, mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos kung di mo rin siya papapasokin niya sa bato mong puso. Ah, siya ay mapagpatawad sa taong tunay na nagsisisi. Walang mawawala sa iyo kung isusuko mo ang pride mo kay Lord. At gagawa ako ng vlog. Ito, iba-vlog ko itong mga sinasabi mo, Tia Delica, totoo. Ah, itong babasahin ko, ha. Na? Makikipagbati ka sa mga kawawa mong kapatid na patuloy mong pinaparusahan gamit ang kapangyarihan ng iyong kayamanan. Ha? Hindi nga kayamanan niya, pre, eh. Kayamanan ng kapatid niya yung ginagamit niya, eh. Oh, kung binigay niya na yun, tapos na, eh. Talagang, ay, naku, Grace Chings, ay. Takatakot ni animal na to, totoo. Tuloy natin. Maiiwan mo din lahat yan, sister. Tayong lahat ay magiging alabok sa takdang panahon. Huwag mo sanang sayangin ang pagkakataon at panahon na nasa kamay mo. Kamay mo pa sa ngayon. Yun lang, sister. May peace be with you. Through God's intervention, may you be healed with all your hatred and anger na ayaw mong pakawalan. Have pity on yourself. God bless po, Sir Rox. Ingat po palagi. Ingat ka rin dyan, friend. Anong anger? Bakit siya magagalit sa amin kung di ba naman siya ngayon, friend? Ha? Ang bait namin. Gumawa ng sariling... Naku! Gigigil ka talaga, friend, Sir Binke. Anong kagagalit niyang 44 years kami magkasama dito? Ang lapit-lapit ng bahay namin, no? Ni hindi kami nagkaroon ng away na matindi. Totoo, sa 44 years, friend, Sir Bin, wala. At ni hindi ko yan napitik. Eh, kung loko-loko ba ako, di ilang hakbang lang nakauwi na siya sa bahay. Hindi naman kayo. Oh.
Talagang sira ulo yung racing side, Ren Shelvin. Al Olalia, shout out. Tayong mga hindi pabor sa pagkakapwesto ni BBM Sara ang matinding apektado sa mga nangyayari ngayon. Dapat na talagang may mamuno sa atin laban sa mga peking nasa poder na unti-unting magpapabagsak sa bansang Pilipinas. Magandang araw si Roque at sa mga kawarios. God bless us. Totoo yan, Al Olalia. Ang problema nga, sino eh? Sino? Pag napapanood ko naman yung mga Itbulaga, mga Showtime, mga ganyan, makikita mo naman yung mga Pilipino, masaya sila. Nagtitilian sila, parang walang nangyayari sa Pilipinas na hindi maganda. Totoo. Reynaldo Gonzalez, sumagot si Reynaldo Gonzalez. Oo nga, Al Olalia, hindi nga natin naging gusto ang pwesto, ang mga napwesto. Kaso, mas maraming bobo ang pinipili ay hindi na yung kakayahan mamuno, kundi yung sino ang makapaglalagay. Mahirap nga tayong bansa, puro dayaan pa nangyayari pagdating sa halalan. Kaya wala tayo kapupuntahan kung hindi umanga na lang at pagdika pawisan ng dugo, kakatrabaho, di ka makakabuhay ng pamilya. Kawawang Pilipino, ang daming gustong tumarantado. Totoo yan, Reynaldo. Ha? Saldi Palaruan, welcome to the club. Nasanay ng Pinoy sa kasamaan, kaya huwag na tayong umasa na titino pa ang Pilipinas, dahil mas marami ang walang matinong pag-iisip na nasa gobyerno ngayon. Totoo yan. Hindi lang sa gobyerno, maraming mga retired general na sumusuporta sa kaharian ni Lucifer. Tinawa niya ba? Reynaldo Gonzalez ulit to. Number one senador, number one traitor, puro bulok, namumuno. Kaya deserve natin ibuli ng China. Gawin daw 54 senador, sabi ni Boy Sile. Sige, basta yung 54 na yan, ang session hall sa BRP Sierra Madre. Tingnan natin kung tatagal sila. Supplyan na lang natin ng kamote at kulang turungan. Gumanyan din yun. Ito. Warren Villacruel. Welcome to the club. Sabi niya, nakiusap po sila na palabasin. Tapos nung palayain, pinasama pa ang mga nagpalaya. Grabe mga yan. Dapat sa susunod, huwag nang palabasin yung mga yan. Didimanda sila. Kinakasuhan na sila yung mga red tagger. Oo, sana. Kaso nga, nakirimula naman Department of Justice. Ewan ko. Dito malalaman natin, mga boss, ha, kung magkakaroon ng resolusyon yung kasong isinampa ni Franz Castro dito kay Duterte. June 360, my friend, shout out. Hello, Manong Roque. Hindi na nga siya human rights advocate, isa siyang animal rights advocate na siya, kasi puro hayop na ang kanyang pinoproteksyonan. Mga asal hayop, mga animal. Ay, apo. June Lagon, June 360, my friend, ha. Dasal na lang tayo, ha. Pastor Elizabeth Iscario, shout out, good evening, Sir Rox. Di na ho muna ako magko-comment at pagod na ho ako. May makikinig lang ho ako sa mga comment dito. Okay lang. Oo. Jeff Ramos, na shout out, ha. Wala si Jane L. Jane Laibana, shout out sa iyo, mga boss. Dolor Garcia, shout out. Friend Amy Bingson, shout out. Belinda Magtangog, shout out sa inyo, mga boss. Busy siguro sila. Mission accomplished, mga boss. Nakapag-collab na naman po tayo. Oo. Yan o. Sana mali ako. Pero yan o ang inaasahan ko sa 2024. Magulo po yan. Sana mali ako. Sana wag nang maging madugo pa. Ha? Yun nga eh.
Si Celis lang sa si Badoy. Mayroon ng retired PM air na sumusuporta. Eh what more, kung papasara ang SMMI niyan. What more, kung papasok ang ICC. Magulo po yan. Lord, dasal yung po mga gawa natin. Magandang gabi po mga boss. Merry Christmas ulit.